Nailibing na ang mga OFW na namatay sa gumuhong gusali sa Lebanon. Bumuhos ang emosyon sa libing ni Lucy Bombales sa Binyan, Laguna noong Miyerkules. Noong isang linggo pa sana nakatakda ang libing ni Bombales, pero hindi pumayag ang punerarya Maranatha dahil may utang pa sa kanila ang pamilya. Kaya nilapit ito ng ABS-CBN Southern Tagalog sa lokal na pamalaan na naging garantor sa utang at nagbigay pa ng scholarship sa mga anak ni Bombales. Nag-donate din ang Pinoy Evangelical Churches ng $534. Ito ang iba at ang iba sa Philcom ng $362 para sa pamilya nila Jovelyn Concon, si Lucy Bombales at Mary Ann Davatos, ang tatlong Pinay na nasawi sa pag-uho ng isang gusali noong 15 ng Enero. Dahil sa panawagan ng asawa ni Bombales, nagpadala pa ang Philcom ng karagdagang $500 para matuloy ang pagpapalibing ni Bombales nitong nakaraang Martes. Nailibing na rin noong Webes sa Barangay Anao, Mexico, Pampanga, ang sanggol na pumanaw sa isang ospital sa Dubai noong isang buwan. Si Baby Alex Gabriel ay namatay dalawang araw matapos ipanganak noong Enero 9 sa Canadian Specialist Hospital sa Dubai, UAE. Sa medical record ng ospital, premature ang sanggol at namatay umano dahil sa aspiration o cardiovascular o cardiorespiratory failure. Pero naniniwala ang mag-asawang Noli at Catherine Rizzo Jose na napabayaan ng ospital ang kanilang anak. Iniakyat na ng mag-asawa sa Dubai Police at Dubai Health Authority ang kaso at iniiwan na raw sa kanila ang paghahanap ng hustisya. Agad bumalik sa Dubai ang mag-asawa pagkatapos ng libing.